Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video guys, ayan nga guys, maaga kami nga nagbiyahe ng anak ko, papunta kami ng supplier guys. Kasi nga guys, may order sa akin yung client ko kagabi. Nagra-rush siya, kaya sabi ko sa anak ko, gabi pa lang kinausap ko na siya. Sabi ko, maaga tayong mga 6:45 gising na tayo para 7, larga na tayo. Sabi ko ganun sa kanya, para makuha natin kaagad yung order. Kasi nga, 8 AM, ipipick up na ng lalamog guys. O siya, nakalalamog kami guys. So ayan nga guys, nasa supplier na kami ng anak ko. Sabi kong ganun, bilisan mo sana lahat ng order natin eh meron. Tapos na guys, yung mga ano, nagsiset up na sila guys. Hindi naman madumi yung box guys, ganyan talaga, syempre matagal na. Tapos guys, ayan nga guys, oh, dyan na yung mga order namin guys. Bali yung order nga pala ng client ko guys is 20 na inasal, tapos at 20 na buto-buto. O diba, dapat 25 na inasal kaso wala na silang stocks. Hindi ba daw dumating? Eh, maagang kailangan ng customer ko, guys. O diba? Ako taga-video. Yung anak ko naman, taga-bilang. Sabi ko, bilangin mo para sigurado, para hindi kulang. Kako ganun. Hindi kaya baka sobra. Sabi ko ganun. So, ayan guys. Tapos na kaming namili ng anak ko. Tapos naiinis siya sa akin kasi daw, bilisan ko na daw kasi ang lamig-lamig daw. Malamig daw kasi nga naka-short nga lang siya. Mga frozen yan, guys. Sabi ko, ay sige, sabi kong ganun. Tapos maya-maya, sabi ko, naalala ko, nak, sabi kong ganun, wala pala akong bra. Sabi ko, pumunta tayo dito, wala man akong palang bra. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala ma, hindi naman halata kasi wala namang makikita sa'yo. Sabi ko ganun, aba, sabi ko ganun, hoy, sabi ko, kahit ganito lang to, may asim pa to, no? Sabi ko ganun sa kanya. Tsaka dito ko dumedi, nung bata ka, no? Lord, sabi ko ganun sa kanya. Tapos ayun nga guys, o kunyari tinatakpan ko pa, pero sa totoo lang guys, wala ka talaga matatakpan diyan kasi wala naman talaga, 'di ba? Yung bra ko nga guys, puro po may Uratex, sabi ko. Tapos ayun nga guys, diba nakakatuwa kami ng anak kong tingnan guys, 'di ba? It's so 'di ba? Tinan mo, nagpapakit pa yung nanay niya habang nagda-drive yung anak niya. Tao, 'di ba? Para lang kami magkapatid ng anak ko guys kapag titingnan mo kami, kasi mas malaki yung anak ko sa akin, tapos ako maliit na nanay. Sabi ko ganun, tsaka maganda pa, charis. Baka maniwala kayo guys. Tapos ayan na nga guys, dumating na kami sa bahay guys. Oh, 'di ba? Ang bilis lang. Oh, tapos ang galing-galing ng anak ko magpapasok sa ano, sa gate. Grabe, 'di ba? Sinamahan ko yung anak ko guys kasi dapat siya lang mag-isa, kaso lang medyo madami, hindi niya kakayanin mag-isa, baka mapano siya sa daan guys, 'di ba? Kaya sabi ko, sige, dalawa tayo. Tuwang-tuwa naman 'yan pagkasama niya ako. Tapos ito nga guys, Jacob guys. Naiinis siya sa amin guys kasi nga hindi namin siya sinama. Syempre guys, tulog pa siya, tsaka hindi na kami magkakasya pag sumama pa siya. Eh, nakamotor lang kami. Ayan, hinabol-habol ko pa guys kasi nagtatampo. Sabi niya, he, sabi niya, hindi niyo ako sinama. Sabing ganun sa amin guys. Diba? Galit na galit sa akin yung bata. Tapos ayan guys, oh. Eto na yung mga pinamili namin guys. Oh. Diba? Madami. Blessings yan guys. Madami. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Natuwa ako. Oh, diba? Tapos ayun na guys, tumating na yung ano, yung magpipick up yung nana mo, si Kuya. Oh, diba? Naligaw pa nga siya kasi yung pinin na address sa kanya, may ismalit. Tapos nagpadagdag na lang siya ng pamasahi guys. Tapos sabi ko, buti na lang yan dyan yung asawa ko. Sabi ko, patulungan mo muna kami bago ka umalis. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos nagchika-chika pa kami ni Kuya. Sabi niya, pag meron pa ulit magpa ano sa'yo, tawagin mo lang ako. Sabi niya, per ano naman yan, per ano ba, kilometer ba yan? Sabi ko, ah sige po, sabi ko, aso lang medyo mahal din, pero yan naman yung charge niya dyan lahat, 200 plus yata, medyo malayo din naman kasi eh, mas ano pa, mas madali pa kasi pipick upin na dito sa bahay, ba diba? Ang galing-galing, ba diba? Oh, social na ako guys, lalamog na. Minsan nakamotor naman, nalalamog. Minsan naman grab, o oh, diba? Bongga siya guys. Oh, tapos na, ngiti-ngiti pa si Kuya kasi nga, na ano ko. Tapos, binablog ko siya. Tapos ayun nga guys, malis na si Kuya kasi nagmamadali din yung client ko kasi nga iluluto pa nila yung mga orders. Diba? But ayun nga guys, paalis na rin yung asawa ko guys. Paalis na siya, maglilinis na siya ng aircon, pupuntahan niya na yung kasama niya. Tapos ito naman si Jacob guys, kinukulit ako. Sabi niya, mami, mami. Sabi niya, video mo ako mami. Sige na please mami. Sabi ko, ito naman para makabawi ako kay Jacob dahil nagtampo nga siya.
binibidyo ko siya, guys. Sabi ko, huwag ka lang lumabas. Sabi ko, ang init-init. Sabi ko, mangangamoy kalabaw ka na naman. Sabi ko ganun sa kanya. Hindi, lalabas lang ako doon lang. Video mo lang ako, mami, please lang. Maglalaro ako tapos video mo lang ako. Eh, syempre, ako pagod na ako. Yung parang napagod ako kahit na konti lang yung ginawa ko. Kaso, mabilis kasi ako mapagod, guys, sa totoong buhay, Charis. Tapos, ayan niya, hindi nga talaga nagpapigil, guys. Diba? Tingas ulo. Tapos, ayun nga, guys, pagkatapos ng lahat-lahat, eto, biglang may tumawag sa akin yung magiging teacher ni Jacob. Sabi niya, pwede ko na daw i-enroll sa Jacob. Ayun, dali-dali na naman kami pumunta sa school, guys. Kaso, dito kami pumunta sa may back gate. Tapos, walang tao, walang guard. So, pumunta kami dun sa, ano, guys, sa front, sa harapan, sa front gate. Doon na lang daw kami, ano, doon na lang daw kami, ano ka tawag dyan, doon na lang daw kami dadaan. Buti na lang may motor kami, di ba? Ang init-init pa naman, guys, maglalakad, di ba? Ayan. So, excited na talaga si Jacob. Pati ako, excited. Gusto ko na talaga siyang mag-aral kasi gusto ko marami siyang matutunan. Tsaka gusto ko silang nag-aaral para wala sila dito sa bahay. Charis lang. Gusto ko kasi talaga ito mag-aaral face-to-face. Diyan yung anak ko, tinuturo-turo niya, ma. Dati doon ang room ko, sabing ganun. Tapos tinan mo, guys, ang lawak niyang school nila, guys, sa may San Fernando, Pampanga. Diba? Excited na silang mag-aaral. Pati ako, excited na rin. Excited na akong gumising ng maaga. Excited na akong mamblad siya ng mga uniform nila. Hindi pa nga kami namili. Sabi ko, bago tayo mamili, sure muna natin na makapag-enroll si Jacob. So, ayan nga guys. O, San Fernando Elementary School. O, diba? Ayan si Jacob, talon ng talon. Diyos ko. Sabi ko, ganun sa kanya. Paano pa kaya pag nag-aral to? So, ayan nga guys. O, pagdating namin dyan, alam mo bang ginawa niya doon sa mga teacher? Pinang ano niya, yung kinakawayan niya. Grabe ang daldal niya. Tapos ayan na nga, binigay ko na nga yung form. Humingi nga ako ng form kasi nga may... So ayan nga guys, magpipill up na ako guys. Tapos ito si Jacob, nakaupo-upo lang. Pero mamaya tatakbo yan guys. O yan yung magiging room dyan, magiging room ni Jacob guys. Nakakatawa guys, excited na ako. Tapos ayan nga guys, tapos na kami. Ang bilis lang nag, pagkatapos namin dyan guys, sabi ng anak ko, mapunta tayo ng Pure Gold. Mamamimili tayong sabon kasi nga maglalaba siya guys. O yan si Jacob, o takbo ng takbo. Tapos, di ba, lawak-lawak ng school nila. Ang dami, grabe. Yan yung pinakamalaking, ano dyan, guys. Pinakamalaking school na mga elementary. Dyan, nagtapos yung anak ko simula kinder hanggang nag-grade 6 siya dyan sa nagtapos, guys. Tapos yan, guys, nasa Pure Gold na kami. Ayan, oh, nauuna na naman si Jacob. Grabe talaga, laging excited. Laging nauuna. Tapos, kinukuha ni Jacob yung, ano, yung card. Sabi ko, hindi naman tayo maraming kukunin. So, basket lang. Hindi naman tayo mayaman. Wala pa tayong sahod sa YouTube. So, binili lang talaga namin yung kailangan lang talaga, guys. Kasi, syempre, diba, kung wala sa budget, huwag bilhin. Para hindi ma-short. Para hindi namang-tang. So, ayun nga, guys. Ma, sabi niyang Pajibar. Tapos, ito, ma, Hansel. O, diba? Yan lang naman yung gusto niya. Hindi naman magastos talaga masyado sa Jacob. Basta may pagkain lang siya. Masayang-masaya na siya. Yan lang yung kaligayahan niya. Tapos ayan nga guys, napakadaldal. Siyempre kumuha lang kami ng ano lang talagang kailangan namin. Napakadaldal nila. Madami pa ang gusto si Jacob kasi sabi ko next time na lang pag marami na tayong pera. Ngayon kasi konti pa lang yung pera natin. So yung kailangan lang talaga yung bilhin. Diba? Nakakatuwa kasi meron akong kargador, dalawa o oh, diba? Tapos yung ate niya, napaka-responsable yan. O oh, yung akala nila wala lang kwenta yung mga anak ko. Pero diba, tingnan mo naman. Alam mo naman yung mga anak ko. Di lang kasi nila talaga alam. Di naman kasi nila nakakasama. Sa totoong buhay, yan. Lalo na yung panganay ko. Naaasahan ko din sa maraming bagay. Sa totoo lang. Kung wala yung panganay ko, parang medyo mahirap din. Kasi minsan laging may lakad yung asawa ko. Parang mahirap ako kumilos. Kasi hindi naman ako marunong magmotor. Eh yung anak ko, marunong siya magmotor. Kaya nautusan ko. Basta yung sa malapit lang. Diba? Yan si Jacob naman. Daldal ng dadal. Katak ng katak. Sabi niya. Katak pa siya ng katak. O, diba? Diba? Nakakatawa yung mga anak ko guys. Kaso lang parang hindi na nakakatawa talaga yung init. Sobrang mainit na. So dito na lang nagtatapos guys. Thanks for watching. Bye!